there's one very memorable scene with her, and then after that sinawakan niya ako, sabi niya, you're so good, congratulations. Oh my God. Ako sabi ko naman sa kanya, no, you are, kasi ang ginawa ko lang naman po doon, hindi ako sumusunod lang ako sa kanya. No, I'm just reacting. Yung ganon. Eh, ang galing-galing niya. Parang padala ka lang sa kanya. You just react. I mean, acting is reacting. I just reacted to her. So, yun yung sabi ko sa kanya, no, you're the one. You're good. Sabi niya, we have chemistry, ganyan, ganyan, ganyan. Yun. And I'm really hoping to work with her again. May sinabihin na iba pa bang palakpakan moments? Yung ano namin, scene with Nicole Kidman. Yung one-on-one. Kasi marami akong scenes with the family. Nagsisilbi. You know, the works of a nanny. And yung ano, mga scenes with the... hindi ko na i-reveal yung iba. Yun. But yung buhay ng isang nanny sa bahay, sa loob ng bahay, maraming ganon. But there's really one particular scene na kahit mga producers silang hinihintay because kumbaga, kaya sila naggumastos at kumuha ng isang ano, taga-Pilipinas knowing that they made the right choice. So parang doon naka-ano. And buti na lang nung eksenang yon, ewan ko, hindi ako kinakabahan yung parang... Wow. Tsaka ano ko na, towards the last, ano na yun eh. Crucial scene. Sobrang ano ko na, oo. Pasok na. Ano na, oo. Talagang ano, okay, kahit sa bahay, hayang ano ko, yung gano'n. Sobrang immersed na ako dun sa role, in-embrace ko na talaga siya. So, yun nga, that scene, sa akin, that was one of my most beautiful performances in my 60, wow. What? 61 years. Eh, nagsimula ako 80. So, mga lagay mo ng 40 years of acting. Wow. That was one of my best. Sana lang nakuha ng nakatulong. But they believe na yung mga Pinay maids are properly represented in film? Ah, sobra. Mm-hmm. Oo. Tataas ang demand. At saka, ano, kaya rin yata yung ganila dahil marami sa atin sa Asia tayo, isa tayo sa pinakamalakas ang, you know, gumamit ng cellphone and mahilig manood ng mga streaming media. So, yun, so beneficial din sa kanila dun sa ano, Amazon. That was the scene, Miss Rubina, pinuli ka rin na ito. Oo, yun. She embraced me. Yeah, oh. You're so good, you're great. So, no, you're the one. Hindi, honestly, parang, parang, wala naman yung ano lang. Parang nang ano ko na kita award dun, ha? Opo. From Miss Nicole herself. Yeah, opo. Hindi, sana mag-translate sa project, diba, sa next project. Sabi niya nung mga, kasi siya yung mga ano, you should have told her that ano, oh, let's work again. Next time musical. Kasi siya daw, pag nagustuhan ka niya, hindi ako kumakante. Ano? Siya yung magpo-push sa'yo. Oo. Tsaka yung mga very referrals. Supportive siya. Very supportive siya. Well, I hope that after ma-release to, I hope to get more projects. And not just, because I would always tell them, because pag yung pinupuri nila ako, minsan na-overwhelm ako. Parang, you know what? I'm not the best in our country. We have so many, you know, we have an array of really great actors. Eh, totoo naman eh. Yung ganon. I hope that you get a chance to work with ano. Si Dali was, di ba, sobrang praised in Cannes. Sa ganon din, parehong role eh. Gusto niya ba, syempre, dream nyo rin na hindi naman puro maid lang ang role ng mga Pinay, di ba? Oo. Pero doon nga tayo nato-type ka. Kasi yun ang, in fact, meron isa akong interview doon, parang hindi daw ba ako na-insulto. Sabi ko, why should I be insulted? Kasi yun yung reality. I just have to accept it that majority of the Filipinas who are here abroad, I mean Filipinos, not just ano, are, you know, in this field of ano, profession, yung ganon. And bilang galing akong nani, I put dignity in, ano, parang ganon. I find dignity in that kind of work, yung ganon. Malaking contribution namin sa ano, yung ganon, yun, sa ekonomiya ng Pilipinas. Nothing to be ashamed. Yeah, nothing to be, ano, yung ganon. In fact, sila nga yung mga, kasi nakisalamuha pa talaga ako, nag-immerse ako sa Hong Kong. Because I thought that I already know my role very well. Nung nakita ko yung mga totoong domestics, one Sunday na, yung unang Sunday ko doon lumabas ako. Central. Ano, naiyak ako kasi naka-ano sila, nakasalampak doon. Sa Central. Sabi ko, ay, ang tare, lalo, kasi nag-nani ako, Canada. So, iba. Iba. Ibang culture, masosyal. Oo, masosyal. Correct. Ito ang piniplay kong role nani sa Hong Kong. So talagang nakisilamuha ako sa kanila. Ay, grabe yung mga storya nila. Ang daming pwedeng gawing pelikula doon. So many stories about ano yung ano ng mga domestics. So para sa akin, mga ano sila, mga bayani na hindi lang na yung parang inaano ako na maliit ang tingin sa kanila. So after this film, I think ma-elevate yung tingin sa kanila kasi maganda rin yung storya nito dahil napakita rin kung paano, meron isang episode, okay, na talagang pang ano,
inyano sa akin. Sa amin. Wow. Hindi lang, there's another Filipina nga pala who also plays nanny, but she's a singer in Hong Kong. Okay. Yun. I forgot her name. Hindi ko maalala ngayon. So, meron kong sariling episode? Kailangan? For Filipinos, hindi lang naman ako. Pero parang ako yung mas ano doon. Si, na-highlight. Oh. Na-highlight. Oh. Ano nga ulit title, Mr. B? The Expats. The Expats. Yes. So, directed by Lulu. 2023 on Amazon Prime. Yes, 2023 Amazon Prime. Yan. Yay! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.